Hindi ka ba nakukonsensya sa mga ginagawa mo? Wala! Wala akong konsensya pagdating sa pagigante. Natatanda mo ba ginawa nila sa akin? Ha? Inapin nila ako, ginawa nila akong basura! Yan si Almira, ano ginawa sa akin? Tinalikuran niya relasyon namin. Bakit dahil mahirap lang ako? Sinila niya ang buhay ko. Yan si Amante, ano ginawa? Sinira niya pangalan ko kay Almira. Bakit? Para mapunta sa kanya si Almira. Mabigat yun! Mabigat, Cardo! Kaya ngayon, hindi lang sila ang sisirain ko. Sisirain ko rin ang kinabukasan ng anak nila. Na ngayon, ay nasa kamay ko. Sinabi yun ng mami. Nasabi lang niya yon dahil napikon siya sa sinabi mo. Baka nga hindi nila ako tunay na anak kaya niya sinabi yun. Clara, hayaan mong silang mapikon at hindi ikaw. Ang importante, nasabi mo kung ano yung gusto mong sabihin sa harapan nila. Good, yun ang dapat eh. Kasi panahon na para matauhan sila eh. Kasi yung ginagawa nilang pagtulong, kabaliwan yan eh. Hayaan mo, Iha. Ituloy mo lang yung pag-iimbestiga mo. At sinisiguro ko sa'yo, may matutuklasan tayo. Kilala ka ba ni Gary? Natatandaan niya ako, boss. Pero sinabi ko sa kanya na wala kang kinalaman sa mga inaalok ko sa kanya. Sa lagay, tinanggihan niya yung mga alok nyo. Sa tingin ko, boss, nagka-interest din siya. Dahil natigilan siya nung marinig niya na 50% ang magiging komisyon niya sa bawat baril na may ibebenta. Naniniwala akong makukumbinsin natin siya, Negro. Mataas ang pangarap ng taong yun. Yun ang mga tauhan na kailangan natin. Ambisyoso. At hindi lang yun. Kapag nakuha na natin yung pagtitiwala niya, madadalian na ako sa isa ko pang layunin. Sa palagay niyo kaya, boss, may tinatago silang lihim ni Amante? Hindi ako pwedeng magkamali sa hinala ko. Nasisiguro ko sa'yo, may milagrong namamagitan kina Gary at Amante. At hindi ako titigil
hanggang sa matuklasan ko ang liim na yun. Anong pinamimili ibig mong sabihin? Eh di ba, lagi nyo lang silang tinutulungan tsaka sinusustentuhan. Liban doon sa bahay, negosyo, pera. Pag-aaralan nyo pa pala hanggang college si Mara. Di ba malinaw na pangungunsinti na yung ginagawa niya sa kanila? Clara, hindi pangungunsinti ang ginagawa ng daddy mo pagtulong sa kanila. Yan, lagi naman huyang dialogue nyo eh. Pagtulong. Ang ibig nyo ba sabihin eh, habang panahon na lang yung tutulungan ng pamilya ni Mara. Clara, ano ba? Sumasobra ka na, ha? Hayaan mo siya. Sinasabi lang niya yung nasa sa loob niya. Opinyon niya yan, eh. Pumiling kayo doon sa hinala ko na posibleng nagkaanak ang daddy sa labas. Maaaring hindi niya alam, pero posible, di ba, mami? Na pala kayo. Mara, mag-aain ka na. Bahay, Mara, ayaan mo na kay Walden. Liga, kumain tayo ng inay mo. Anong tinatanga-tanga mo? Hindi ba narinig yung sinabi ko? Ha? Pagsilbihan mo kami! Oo, boss. Mag-aain na ako. Ay, nako. Sakit sa ulo. Mara, ano? Kain na tayo. Sabay-sabay na tayo ng inay mo. Dito ka sa tabi ko. Apo ka. Mara, hindi mo ba narinig yung sinabi ng itay mo? Upo ka lang, kakain na tayo. Lahat-lahat gagawin mo. Magsilbihan mo kami maayos dito sa pagkain namin. Pagkatapos namin kumain, maghuhugas ka ng pinggan. Ano? Mas maghuhugas ako ng pinggan? Bakit? Nagre-reklamo ka? Oh, hindi, boss. Ba't naman ako magre-reklamo? Tuwan-tuwa nga ako eh. O ba't uupo ka? Kakain ka pagkatapos namin kumain. Sige, boss. Alis mo na ako. Kamara, oh. Kain ka. Sige na. Ang nanay mo naman. Oh. Ikaw. Sige, sige. Kanin mo. Thank you.
Eris! Kepoy! Maganda ang balita! Tungkol saan, Mang Dado? Dumating na yung pamangkin ni Aling Binay. Nariyan na si Kirubin. Oh! Oo! Nariyan na ang magandang si Kirubin. May makakasama na tayo maganda, Eris! Nasaan na si Kirubin, Mang Dado? Nasa kusina. Alin na kayo. Makilala niyo. Sige, Mang Dado. Susunod na lang po kami. Tatapusin lang po namin to. Sigurado, ha? Susunod kayo, ha? Sige. Ayos. Makikilala na rin natin yung pamangkin ni Nanay Binay. Ano sa palagay mo? Gaano kaganda si Kirubin? Kirubin! Kirubin, ito pa, itlog! Nanay Binay, nandito na ako ba yung pamangkin niya si Kirubin? Ay, oo. Taka, sandali. Nandiyan sa dining eh. Nanay Binay, ipakilala niyo naman husa sa amin. Siyempre naman ako. Kirubin! Kirubin, sandali lang! Kaya na ho! Ako po unang kapas kay Kirubin, ha? Eh kung sino unang ipakilala sa atin eh. Iris! Jepoy! Ito na si Kirubin! Chang, bakit ho? May gusto makipagkilala sa iyo, Iya. Hello, boys! Siguro kayo sina Ayers at saka Jepoy, ano? Ang ganda niya. Halika na kay Ate Kirubin mo. Please na lang. Uy, nagkakayaan pa sila, Chang! Okay, ako na lang ang kiki sa inyo. Kay Ate Kirubin niyo, kiss. Atay! Matapos yung Mara, maligo ka na at papasok ka pa sa eskwela, ha? Aha, Inay. Oh, Mara! Oh, ako na maglilinis yan. Eh, bakit naman? Ako na lang umuha ito. Hindi, ako na, Mara. Kasi magagalit sa akin si itay mo kapag hindi ko siya sinunod. Tsaka utos nito eh. Kaya simula ngayon, ako na maglilinis dito, hindi na ikaw. Sige na, ako na lahat. Pupunas ako nila. Hanggaan. Ayun na pala si Senyorito Amante at si Mangalmira. Shows, Kirubin. Yung pamangkin ko siya sabi ko sa inyo. Tasama. Good morning ho, ma'am and sir. Siya ho ba si Kirubin, nalay? Siya pala, Kirubin. Nakilala mo na rin ba si Senyorito Enrico mo? Ha? Enrico? Napakilala na sa akin kanina ni Aling Binay. Nakutsyang. Kung alam ko lang na puro ganyan, kung gwapo mga paglilingkura ko dito eh. Di sana noon pa ako pumuha rito. Tsaka tingnan mo si Ma'am Mira, ang ganda-ganda. Ay! Ako. Senyorito, Almira, pasensya na kayo dito sa pamangkin ko. Talagang magulo yan. Kailang mo yun. Si Chang naman. Wala naman mo mas makukiligin ako eh. Kung ganyan ba naman puro kagwapo mga nakikita ko rito. Clara. Clara, ito nga palang kaisa-isang anak namin, Kirubin. Clara, halika rito para makilala mo yung pamangkin ni Nanay Binay. Ganun ho ba? Ah, Mami, Daddy, nakahain na pala eh. Tara na kumain. Sakay na pa ako nagugutom eh. Tayo na mag-breakfast. Oh, halika na, pagsilbay natin sila. Mado, pasensya ka na. Inasikaso ko kasi si Mara. Papasok pa siya sa eskwela. Ako nga mag-ahatid sa kanya mamaya eh. Di ba't nag-ahatid sa kanila sila CJ at Lagrin? Asan yung dalawa? Ay naku, namimili sila ng mga paninda doon para doon sa bago nilang tindahan. Dadaan nga kami mamaya eh para makita naman. Di naman kalayuan dito. Kado, ano nga ba yung gusto mong sabihin sa akin? Wala naman. Tatanong ko na sana sa'yo kung...
kailan nagsimula yung pagbabago ng trato ko ni Gary kay Mara? Kaninang umaga nga lang eh. Nagtataka nga ako, lalo na si Mara. Kung sa bagay, hindi naman malayong mangyari yun dahil anak din naman ni Gary si Mara eh. Sana tuloy-tuloy na ang pagbabago niya. Wala bang nababanggit si Gary? Nababanggit? Tungkol saan? Wala naman. Dahilan kung bakit. Siguro nasa magandang mood lang siya dahil kaya naging mabait sa Kimara. Hindi naman siguro yun ang dahilan, Kanto. Siguro naisip din ni Gary na sino nga ba magmamahal sa anak namin kundi kami mga magulang rin. Alam kong darating ang araw na ito, Cardo, na matutuhan ni Gary mahalin si Mara. Ang lagay pala eh, may katarayan pala yung anak ng ating amo. Super taray ang sabihin mo. Mataray lang naman yun sa mga hindi niya makasundo eh. Malay natin, magkasundo sila ni Ate Kerubin. Naku ha, huwag na nga ninyo ako matawag-tawag na ate. Naku, naalibadbaran ako sa sarili ko. Tingnan nga naman ninyo kutis nyo tsaka kutis ko, ano? Eh kahit sa Milagro, eh malayo maging ate nyo ko. Tawagin na lang nyo ako sa, ano, pangalan na Kerubin. Mas type ko pang pakinggan. Bakit Kerubin nga palang itinawag sa'yo? Ipinaglihi ka ba sa anghel? Abay, oo! Tignan mo naman ang mukha ko. Mala anghel. Anghel ng mga anito sa gubat. Ay, nako, Kerubin. Paalala ko lang sa'yo. Sakasakalit tarayan ka ni Clara, pagpasensyahan mo na lang. Ang lagi mo na lang isipin, yung mga kabaitan ng ating mga amo. Ay, nako, Dato. Sa akin ay walang problema. Kahit tarayan man niya ako maghapon, simangutan man niya ako magdamag, eh ngingitian ko pa rin siya ng ganito. Diba? Seminar sa Japan? Tungkol saan? Okay yan. O sige, pag-iisipan ko, pag-aaralan ko. Ha? Ay, padala mo na lang yung imbitasyon sa opisina at malalaman mo sa akin kung sasama ako. Ha? Salamat. Bye. Sino yung tumawag? Si Milardo de Guzman. Yung bang head ng association ng car dealers dito sa atin. May seminar nga daw sa Japan. Kung sa bagay, importante yon at malaki maitutulong nun sa pag-i-improve ng paggawa ng sasakyan sa planta. Well, kung ganun, ba't hindi mo pagbigyan yung imbitasyon nila? Pag-iisipan ko muna. Kung talagang wala akong gagawin dito sa atin, maaaring i-consider ko yun. Mga 2 to 3 weeks daw akong mawawala. Naman nakakapagtaka yung ano, yung pagbabago ng trato kay Mara. Bakit? Ano ba akala mo sa akin naman? Wala akong damdamin, wala akong pakiramdam. Tutuwa nga ako, Gary, sa mga nasasaksihan ko eh. Hindi naman ako nagtataka kung bakit nagbabago ang trato mo kay Mara. Hindi ko lang lubos na maisip eh kung anong damdamin na nagtulak sa'yo para maisip mo na hindi dapat pagmalipitan si Mara. Alam mo, naisip ko rin kasi yung sinabi mo sa akin eh. Pinagtapat mo sa akin. Hindi ko pala talaga tunay na anak si Mara. Yan ano ang karapatan ko. Ang karapatan ko para pagbuhatan siya ng kamay. Magandang dahilan na yun para maganda ang trato kay Mara. Thank you.
may natatago na ako. Si Charlie, andun sa tindahan, nagmimerienda pa. Ikaw ba, Tisoy, mapapagkakatiwalaan ko pa? Boss naman, kilala mo naman ako, di ba? Napatunayan mo naman nung illegal pa trabaho natin. Tsaka, may nakaalam ba nung nabilang ka namin ng baril? Tsaka ngayon ka pa magdududa. Eh, sa'yo na ako nagtatrabaho at umaasa. Sige. Yung mga dati mo bibili ng baril, kaya po bang kontakin yun? Yung mga politiko to eh. Yung pinagkukunan nila. Yung mga politiko? Oo. Kilala pa nila ako, boss. Nagtatanong nga sila sa akin eh. Kaya lang, gusto nila, maramihan. Susuplayan natin sila. Nga lang. Interesado pa. Oo, boss. Kaya lang, ang gusto nila, yung malalakas na baril, hindi na paltik. Meron tayong pagkukunan. Malaki si Derato. Kahit na ano, pwede natin ibigay sa kanila. At ngayon, puro original, walang paltik. Boss, madaling kang iayaman. Kukontakin ko lahat yung mga buyer. Sige. Tumakad ka ngayon din. Pero kilatisin mo muna bago mo alukin. Umpisa na ito ng pagyaman natin, Zoe. Kaya pag ako naging big time ka rin. Ayos, boss. Wala ka na. Sige, boss. Ginahalin namin ako.